ayan, nagatibo nga pala from Sinister Music, Marshall Camp Records, Tuesday Troop, Konektado. Syempre, big shoutout sa FUBU, Manila. Ayan, para sa aking baluti. Saka sa Whip Caps. Big shoutouts din sa VLC Clothing, sa Batis Locos Clothing, para sa aking Temple Street Cap. Ayan, syempre, shoutouts din nga pala sa nire-repin ko, Temple Street, Tagline Hood. So, nandito tayo sa ating segment na pinamagatang Behind Bars. Ayan, usan natin na ginagawa ng reaction at nire-review ang mga obra ni na inilalabas ng ating mga kapatid sa industriya. So, lately, mainit ang rap game. So, naglabas ang kampo ng Donggalo ng bagong diss track. Ayan. So, nilabas nila ang kanilang mga assassin ninjas. Meron silang nilabas na title, na diss track. Ang title is Bastusan. Bastusan na. Ng grupong Mananabas. So, check natin itong awit na to. Gago, di bagay sa iyo pangalan mong karding burdado. Mas krete pa putang ina kambing burado. Okay, so doon na marinig pa lang natin sa umpisa pa lang, no, yung signature trademark ng Donggalo Records pagdating sa mga beats, lalo na pag when it comes to diss tracks, mga ghetto dog style, yung hard hitting na 1-2 na beat. Tapos binanggit sa una, Karding Bordado. So lately may lumabas din na isang alter ego ng isang rapper na nandis din, which is Karding Bordado. So malamang siya yung tinutukoy dito sa parting to. Tuloy natin. Asa ka pa na papatulang kaligaw, yeah. Sa mga hinain mo walang laban, puro sabaw. Masyado kang apektado sa muli niya paglabas. Ingit ka lang siguro, kabukuhan mo'y labas, yeah. May nagtapang-tapang ang patunog, Terminator. Siguro nung bata nakalunog siya ng vibrator. Papakyo-pakyo-body mo kayang panindigan. Nitinis na si Gago, di na siya nagparamdam. Okay, so sa parte yun, malamang si Skastakl yung binibira doon, yung may papakyo-pakyo daw, kasi alam naman natin naglabas si Skastakl ng live dati na usan pinakyo niya yung Salbakuta. So tuloy natin. Panahon na para itis sa mga lolo. Ano ka mo? Wala ka naman bayan. Punta sa loka, nagkatulo. Masarap ang pakiramdam na karir mo ay bumabagsak, yeah. Tanginan mo, wasahan mo, imuko sa'yo ay wawasak. Pading nga pala, kaya sanit puro putak. Yung kapitan na minanas, kaya tinigil magtulak. Anong batas? Gago, tanginan mo, walang ganon. Basura kayo, kaya laging binabaha ang malabo. Nagyayab. Okay, so yun, yung isang banat pa lang, abading, tapos laging binabaha ang malabon. So doon pa lang, si Abadon naman itong isang pinapatamaan dito. So alam natin, pag sinabing malabon, Abadon yan. So medyo nilaro nila yung Abadon sa abading. So check natin. Siguro kasi may sariling bahay siya, yung bahay tae. Kasi puro tae nakatira, di na may pakasama niya. Para kumwari mabigat yung bonding na mongoloid. Nitira na mabigat, isama mo ba si Bobo o pati si Boboy? Sige, sama-sama sa nipwersa, mga totoy. Si Tulo, si Nogdog, pati yung brandy nilang dito. Sound trip muna kayo, pakinggan nyo ko mga iho, mga Bobo, yeah. So binanggit na, damay-damay na, yung bonjing, literal na pabigat. That's Mike Cosa. Kasi yung song dati ni Joe T, yung diss track niya kay Mike Cosa na pinamagatang Tumbang Preso, bonjing ang binanggit niya doon. Napantukoy kay Mike Cosa. Yung Bobo, alam naman natin na yun ang
binansag ni Jyoti sa palitan nila ng diss tracks ni J-Skills dati. Yung Boboy naman, yun naman yung binansag niya sa diss track niya kay Vendetta na dating membro ng Salbakuta. So, yun, kadamayan na. Pot ang mga galawan ng mga puta. Tapos pag may interview, idol daw ang makaluma. Sabi nyo yun kasi alam nyo kung ano. At totoo na kung wala ang dugalo, malamang wala kayo. Wala kayo. Bastusan ba? Tanginan nyo, sige, yan ba ang gusto nyo? Bastusan na. Sige, parlang ilabas ang tunay na anyo. Bastusan ba? Tanginan nyo, nakakaumay na kayo. Bastusan na kung bastusan. Sige, palag sa dugalo. Bastusan ba? Tanginan nyo, sige, yan ba ang gusto nyo? Bastusan na. Sige, parlang ilabas ang tunay na anyo. Bastusan ba? Pagdating dyan labas sa aming lalampas, tumatagpas ng walang habas ang mga mananabas. Okay, so yung hook nila, bastusan na, tan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 a, bastusan na. So very catchy yung hook nila. Tsaka yung voice modulation na ginamit nila, yung pasigaw na garalgal. So pakiramdam mo pa lang habang pinapakinggan mo yung hook, eh pinupunit na yung pagkatao mo. So para sa akin, plus factor yon. Nice one dun. Catchy yung hook. Tapos talagang since diss track to, eh talagang lala kung siguro naka headphones ka na solid dito, eh talagang parang pinupunit na ito yung kaluluwa mo. Ana, labas ka naman kahit saglit. Namimiss ko na yung mukha mong pangit, yeah. Kung walang YouTube, anong trabaho mo? Ano? San ka kukuha ng pangaraw-araw mo? This back na, isama pa yung OG na katahong mo. Sakto sa tanding no, boy tulo at boy jackol, yeah. Pinabino ang kultura. Okay, so yun, nagkadamay na naman. So dito nabanggit naman si OG Mac ng Psychedelic Boys, yung OG na katahong, si Boy Tulo daw sa si Boy Jackol. So, alam naman natin yung Tebats issue na nasangkot si OG Mac. So, tuloy natin. Pinaghirapan ng nauna. Kung marunong kayong rumispeto, di kayo mapupuna. Anong maigay-maigay mo ultimatum? Tangina mo, indot. Pinaglaro ka na manager, hindi ka naman makasagot. Batalyon nga kayo, pero wala kayong bayan. Matatapang lang sa post, pero buntot na may bakang. Batalyon, ex-batalyon. Inidolon yung ang tunggalo. Sarap nung saksakin na bang nakasilid sa sako. Kung sa tekin din nyo, wala kayong dapat respetuin. E di putang ina, welcome sa what's up, Mr. Kabibe? Buhay ka pa pala. Akala ko patay ka na sa warm up ni Boss Tiwa. Kalkalin mo man lahat ng baon mo na bara. Hindi na uubra ang boses mo na bangharan na. Naanaputang ina, tunog basura. Sikat ka lang naman sa mga sipuning bata. Sabi nga ni Madila, para ka lang manika. Itagapon ka sa basurahan, pag sila'y tulina. Ito. Okay, so yun, parang medyo hindi kumagit yung parting yon, yung para kang manika na tinapon sa basurahan kapag sila'y tulina. Hindi ko lang i-connecta yung ano nun, eh yung nais iparating, kasi manika tinapon dahil tulina. Kasi maglalaro ka lang naman ng manika kung babae ka at kung bakla ka, kung bading ka. Kung bading ka, kahit magpatuli ka, manika pa rin ang lalaruin mo. Diba? Ako, kahit nung bata ako, kahit nung di pa ako tuloy, nusupot pa ako, never naman ako naglaro ng manika. So, parang doon, medyo hindi ko ma-pinpoint kung ano yung gusto nilang iparating doon. So, para sa akin, kumbaga sa boxing, hindi lumanding yung suntok na yun. Ba isang hawigis, may unique daw siya na flow. Chichi na daw sa kanya si Six baka sa blow. Chika na niyan, balik ka na lang sa mabaong market mo. Walang lugar sa rap ang mga ex, bibitayin ko. Panahon na para ibalik ang pina. Hiram ng mga tunay sa mga pabida. Umalis ka sada, daanan ng mga legit na rap. Pero wala ka sa listahan ni Kuya. Pastusan ba? Woo! Yun ang mainit na panapos. Diba? Sa mga legit na rappers, sa mga legit na MC, wala sa listahan ni Kuya. Yung tinutukoy nilang Kuya is si Andrew E. Ayan, so alam natin lahat kung gaano kalaki ang inambag ni Andrew E sa eksena ng hip hop. Isa yan sa mga matatawag mong hari
Ayan, si Francis Magalona rin mismo binanggit niya sa kanta nilang na saranggola ni Pepe sa outro part. Sinabihan niya si Andrew na we both own the throne. They are the kings. It takes two to tango. So, yung sabihan ka na wala ka sa listahan ni Andrew E. ng mga legit na rappers, ano yun? Statement yun. Kumbaga, exclamation point yun. So, para sa akin, malakas yung last part na yun, yung last statement na yun. Good para gawing panapos ng isang diss track. Tuloy natin. Tanginan nyo, sige, yan ba ang gusto nyo? Bastusan na! Sige, parlang ilabas ang tunay na anyo! Bastusan ba? Tanginan nyo, nakakaumay na kayo! Bastusan na kung bastusan, sige, palag sa tunggalo! Bastusan ba? Tanginan nyo, sige, yan ba ang gusto nyo? Bastusan na! Sige, parlang ilabas ang tunay na anyo! Bastusan ba? Pagdating dyan labas, aming lalampas, tumatagpas ng walang habas ang mga mananabas! Woo! So, yun. Bastusan na by mananabas. Ayan, yung mga assassin ninjas na Dunggalo. So, ako, ang reaction ko sa awitin na yun, gaya nga sabi ko, yung good points niya para sa akin is yung beat. Nandun pa rin yung trademark beat ng Dunggalo when it comes to distraction, talagang mapapabayo yung speakers nyo at saka mapapanadya heads ka. So good para sa inyo. Yung hook, very catchy. Yung last statement na binigay, yung sa listahan na mga legit na rappers ni Kuya Andrew E. wala ka. So good para sa inyo mga parting yun. So para sa akin, siguro ang i-rate ko sa song na to is 4 mics. Ayan, 4. So not bad ang 4 mics kasi ang highest ko is 5. The reason why 4 mics, siguro may mga times sa song na medyo nag-dwell sila masyado dun sa mga angulo na madalas nilang binabanggit, like ngayon sa YouTube, doon lang sumikat, Nana, ayan, yung Tulo, Boy Jacol. Kasi sa mga unang tracks ng Dunggalo, nabanggit na rin yun eh. So siguro, ako, opinion ko, siguro pwede kang bumanggit ng mga iba pang angulo, or okay lang nabanggitin mo pero wag mo nang masyadong ituon dun, maglabas ka ng ibang angulo na di pa alam ng tao, para sa akin ha. Kasi ako kapag may katirahan ako, may karap game ako, kasi babanggitin ko yung mga angulong natural, alam na nung tao sa kanila, pero mas magandang mag-bulgar ka ng mga hindi alam ng mga naikinig eh, ng mga never heard pa nila eh, na talagang shocking sa kanila. So yun lang para sa akin. Siguro nag-dwell lang sila doon sa mga gasgas na angulo, pero yung delivery, yung mga dagdag angles na binigay nila, so good points yun para sa akin. Saka ayun, so all in all, it's a 4 mics for me. So check nyo na lang yung YouTube channel ng Salbakuta, doon naka-upload tong video na to. So masabi ko, mainam na diss track. Siguro kaya hindi sila nag-ungkat masyado ng mga ibang angles is baka nire-reserva nila sa mga susunod nilang diss tracks na ilalabas. Pero gamot pa man, I give it 4 mics. So nga pala ulit si Negativo. And ito yung behind bars. Respeto, kapayapaan at pagmamahal para sa lahat. Peace. And I'm motherfucking out.